Vegetable.
still in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together. Ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. So guys, nandito ako ngayon sa parking ng bus ni Liam. Medyo matagal, mga 8 minutes pa. Hindi na ako bumalik. Pero galing kasi ang sport checks. So, bumili tayo nung chinelas ni Dyan. At saka yung, ano ni, tawag dito, ni Liam Baunan. Ayan, bagong brunch bag. Tapos, si Dyan, binilan ko din ng, ewan ko, ba't ganito yung aking face? Parang glass char. Ganito, kulang ng polvo. Then eh, binilihan ko siya ng chinelas kasi wala siyang chinelas sa pambahay. Kapag sumasama siya sa akin sa laundry, ang suot niya ay yung chinelas na malaki ni Liam o kaya yung sa akin. So, ito na yung pinakamaliit na size, size 11. Pero yung ano naman niya, yung kanyang size ng paa ay 9 na. So, medyo pwede na din para next year, eh, hindi na ulit bibili ng ano, maluwag pa sa kanya kasi. So, ano ba yan? At pa, pinapawisan ako. Hindi, ang init kasi ngayon. Kanina umaga malamig pero ngayon mainit. So yun guys, tayo ay nagluluto ng pasta. Tapos meron akong konting spaghetti sauce doon na mina-microwave. Pwede pa naman siguro yun. And then, ayan. Elbow pasta yung ano ko, hindi yung ano yung noodles na mahahapa. Elbow. Pero parang matagal pa itong maluto. Kasi alis kami ng 6 o'clock. Dahil pumunta kami sa reconciliation ni Liam. So, ayan siya. Pwede pa naman. Pwede pa naman. Pwede pa naman pagtsagaan. Tikman natin. Pwede pa ito kasi nakarep naman ito. So, antayin ko lang maluto yung noodles para papakainin ko si Liam bago kami umalis. Yeah, pwede pa siya. Sayang kasi. Pero ihahalo ko na lang siya kasi nga, konti na lang yung sauce. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. You want pasta? I'm so tired of looking back on how